Hello po, magandang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naway kayo po ay blessed na blessed ngayong araw na ito. At nais ko pong ibahagi muli ang salita ng Diyos. At makikita po natin sa Psalm 91. Ito po ay tungkol sa protection natin sa galing sa ating Panginoon. At nais ko po na itong Psalm 91 ay inyo pong i-meditate sa inyong panalangin sa araw-araw, dahil ito pong salita ng Diyos ay ating baluti, ating sandigan. Alam naman natin na sa sitwasyon natin ngayon, hindi tayo makakilos ng maayos, at alam ko na marami sa atin ay masyadong nababagabag or balisa dahil sa mga nangyayari. But ito ay isang salita na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan, dahil ang ating Diyos ang siyang ating sandigan, ating kaligtasan. At tayo'y patuloy lamang na manalangin sa ating Panginoon na matatapos din ang lahat ng ito, at huwag tayong mawawala ng pag-asa, dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. Only God knows. But ang na-assure ko lang sa inyo na ang Diyos, kapag alam natin na kasama natin siya, ay tayo ay magiging mapayapa, at alam natin na hindi niya tayo pababayaan, dahil yan ang pangako niya. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa dulo ng video na ito, meron akong isi-share sa inyo na Psalm 91. Inyo lang pong sabayan ang video na ito. At kung meron po kayong Biblia na kasama dyan sa bahay, na meron kayo, at sa tuwing kayo po ay mananalangin, ito lang po ay i-meditate nyo itong Psalm 91, dahil ito po ang ating protection. At i-claim natin ang lahat ng salita na ito na mangyayari sa atin, at ang Diyos ang siyang sandigan natin. At alam ko na minsan sa pag-iisa natin, nakakapag-isip tayo na hindi maganda. Ito rin ang panlaban natin sa mga pumapasok sa ating isip na gawa ng Diablo. At sabi nga ng Panginoon doon sa Psalm 91, bibigyan niya tayo ng isang ng anghel upang gumabay sa atin. Na kahit na 10 ang bumagsak sa atin, sa ating harapan, sa ating tagiliran, hindi tayo matatouch ng kahit na ano. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Tayo'y kumapit lamang sa Panginoon. Maraming maraming salamat po muli, and God bless you all. Maawit 71, ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at ang aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat Kanyang ililigtas ka sa silo ng maninilo at sa mapamuksang salot. Kaniyang tatakpan ka ng Kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang Kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghali ang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama, sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda.
sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kaniyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kaniyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas.